nakakapagtakang hindi nagalit ang babae. Sa halip ay pinagsilbihan pa niya ang lalaki. Ano kaya ang dahilan? Siya si Amber. Isa siyang mayaman, sopistikada at isang taong mareklamo sa mga bagay-bagay. Isang araw ay nagpunta sila ng kanyang asawa sa isang cruise ship. Maituturing na isang taong mapagmataas si Amber dahil na din sa estado ng kanyang buhay. Dito ay nakilala nila si Joseph, isang tauhan sa loob ng yate na kanilang sinasakyan. Dati itong mangingisda, pero pinili niyang lumipat ng trabaho at manilbihan sa yate na ito. Inutusan siya ni Amber na kunin ang kanyang gamit pang ehersisyo. Ngunit sinigawan lamang siya ni Amber dahil mali ang kanyang dala. Nagpresenta siyang bibili ng pagkain. Ngunit mabaho na ang isdang kanyang binili. Kaya ang hinuling isda pa din ni Joseph ang niloto. Hindi ito alam ni Amber. Kaya nagmamalaki siyang sinabi na ganito dapat ang isdang sariwa. Patagong ngumiti na lang si Joseph. Pinatawag ni Amber si Joseph. Nais niyang bumaba sa yate at sumakay sa bangkang dimotor. Sa kasamaang palad, nawalan sila ng gas sa gitna ng karagatan. Inabot na sila ng gabi. Nakita nilang malayo ang yate ng kanilang sinasakyan. Sinubukan ni Amber kunin ang atensyon ng mga tao. Ngunit ang nabaril niya ang kanilang sinakyan na bangka. Nabutas ito at inabutan sila ng bagyo. Tinangay sila ng alon sa isang isla na sila lamang ang tao. Dito ay nagkapalit sila ng sitwasyon. Hindi sanay si Amber sa ganitong uri ng pamumuhay, ngunit iba si Joseph. Sinabi ni Joseph na walang magagawa dito ang pera mo. Ginamit ni Joseph ang kanyang karanasan sa pangingisda at gumawa ng paraan kung paano kumuha ng pagkain mula sa dagat. Ngunit patuloy ang pag-iinarte at pagrereklamo ni Amber kaya sinampal siya ni Joseph. Nagulat si Amber. Doon ay naisip niyang hindi siya makakasurvive kung wala si Joseph. Nagbago ang pananaw ni Amber. Nag-umpisa siyang tanggapin ang sitwasyon. Tinanggal ang arte sa katawan upang mabuhay. Kahit mahirap ito para sa kanya. Nais iparamdam ni Joseph kay Amber kung papaano ang mautusan ng iba. Kaya nais niyang pagsilbihan siya ng babae. Nakakita si Joseph ng isang maliit na kubo sa isla. Ngunit sadya niyang hindi pinapasok si Amber. Unti-unting nasasanay si Amber sa buhay isla. Upang mabuhay ay nagtulungan silang maghuli ng isda upang makakain. Nasasanay na din siya nakasama si Joseph. Araw-araw ay naging ganun ang kanilang routine. Isang umaga ay nakita ni Joseph si Amber na nasa tabing dagat pati ang magandang katawan nito. Napansin niya ang kanyang sarili na nakatitig kay Amber. Hindi nila namamalayan na nagkakagusto na sila sa isa't isa. Ang pagluluto at panghuhuli ng hayop sa dagat ay naging madali para kay Amber. Naging magkasundo ang dalawa. Isang araw may nakita si Amber na yate malapit sa isla. Ngunit imbis na humingi ng tulong ay nagtago siya. Isang sinyalis na ayaw niyang umalis sa isla kasama si Joseph. Isang gabi ay gumawa sila ng bonfire. Hindi sinabi ni Amber na mayroon siyang nakitang barko. Tinanong niya si Joseph, "Kung makakaalis tayo dito sa isla at maghihiwalay, mamahalin mo pa rin ba ako?" Hindi sumagot si Joseph at niyakap niya lamang si Amber. Isang umaga ay nakakita sila ng barko.
Nais ni Joseph na humingi ng tulong, ngunit pinigilan siya ni Amber. Sinabi niyang ayaw niyang umalis sa isla at bumalik sa dating buhay. Pinipili niya ang pagmamahalan nilang dalawa. Ngunit nais ni Joseph na subukan ang pagmamahal ni Amber. Na kung babalik sila sa dating buhay, ay mamahalin pa rin kaya siya nito? Kaya't tumuloy siya. Nang makauwi ay agad siya niyakap ng asawa. Ngunit parang hindi masaya si Amber. Nakita naman sila ni Joseph. Tahimik na lamang itong umalis at hindi na nagpapaalam. Isang gabi ay sinubukang tawagan ni Joseph si Amber sa telepono. Sinabi niyang nagsisisi na siya kung bakit pa sila umalis sa isla. Namimiss na niya si Amber. Hindi makapagsalita ng maayos si Amber dahil nasa likod niya ang kanyang asawa. Sinabi niya na lang sa lalaki na sulatan na lang siya at saka binaba ang telepono. Agad na nagsulat si Joseph kay Amber. Nakita naman ito ng kanyang asawa habang may kausap sa telepono. Di alam ni Amber na nabasa ng kanyang asawa ang sulat na para sa kanya. Dinala siya ng asawa kung saan sinabi ni Joseph sila magkikita. Para ibalik lamang ang sulat kay Joseph. Nakita ni Joseph ang helicopter na kanilang sinasakyan. Sinubukan niyang habulin ngunit huli na ang lahat. Si Amber ay umiiyak nang sila ay paalis na. Nasaktan ang dalawa ng labis. Tinatanong ang mga sarili kung bakit hindi pinili ang isa't isa. Kahit na hindi nagkatuluyan ay sigurado namang nakatatak na sa kanilang puso ang isa't isa. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto mo pa ng mga videos na gaya nito,